mga ka-riders, tamang-tama, natsyempohan din natin itong Carusa 200cc ng Rossi. Matagal na natin hinihintay ito eh. Tsyempo naman at bagong model itong dumating ngayong araw. Ali ngayon po ay June 20, 2024. Pero same lang din po sila ng specifications at dimension. Ang nabago nga lang daw po ay itong side mirror. So hindi pa natin kabisado eh kung ano ba talaga itong mga specifications dito. Pero maya-maya, alamin natin, tutulungan tayo ng isang staff dito sa Rossi. Okay, ayan po yung kanyang side mirror. Hindi lang natin may compare, ano po, kasi hindi ko pa po nakikita yung unang model nito eh. So ito nga lang daw ang may pagbabago, itong sa kanyang side mirror. Pero overall naman, same lang din ang kanyang specs. Okay, dito po sa bagong model ng Carusa 200cc, ayan, mas pinalaki yung kanyang side mirror. Doon po ata sa naunang version ay medyo maliit. Ayan, ito, yun lang naman po ang pagbabago dito sa bagong model ng Carusa 200. Okay, ito, napansin ko yung kanyang windshield, di ba? Ang lapad din talaga, oh. And then, meron siyang nag-iisang wiper nasa gitna. Alam niyo mga ka-riders, sa tingin ko ito na ang pinakamalupit na 3-wheeler ngayong 2024. Kasi unang-una, ang gara ng kanyang specifications. Diba, dati hinahangad lang natin maging fuel injection siya. So ngayon, fuel injected na rin po siya. At ito ang maganda ho sa kanya, yeah, water-cooled na po ang kanyang cooling system. Pero yun lang, tube type pa rin po yung kanyang gulong. Bali may brand po na Wanshing tire. Ayan, nasukat po, 4.0x12. Kaya ayan, may interior po yan sa loob. Okay, yun po ang sukat dito sa rear. Bali, 3-wheeler nga po siya, no? Titingnan natin kung pare-pareho lang kanyang sukat. Okay, dito sa front. Okay, pare-pareho po siya ng sukat. Ayan, 4.0x12 din dito sa front tire niya. And then, dito sa kanyang front suspension, napakaangas din po. Ayan, naka-dual shock na rin po siya. And then, ito ang kanyang braking system. Naka-drum pa rin po siya. Mapapagkamala mo siyang diesel kasi sa laki po ng kanyang size. Okay, naka-dual shock na rin po sa kanyang rear. Bali, tigisang suspension po magkabilang gulong. And then, pareho pong gumagamit ng drum sa kanyang rear brake. Then, wala po siyang ABS or CBS sa kanyang braking system. At ito pa ang matindi sa kanya, yung kanya pong lighting system. Ayan, all LED po ang ginamit. Dito po sa kanyang headlight, meron siyang kilay dito na DRL. Then turning signals, LED rin. Ito po yung kanyang high beam, low beam, all LED. Hanggang sa kanyang tail light syempre, hindi na nila talaga tinipid. Ayan, kita naman natin, no? Yung mga diode niya, kompleto, ang dami. All LED po. And then ang solid po ng kanyang rear bumper. Ayan, kapal ho ng pakal, oh. Pero sana nagkaroon pa ng konting distansya, di ba? Medyo dikit siya eh, sa kanyang body. And then ito, yung kanyang muffler po. Naka-side view na. Hindi tayo makakabuga ng usok kung meron man, ano po. Pero tingin ko wala akong usok to dahil ito po ay fuel injected na eh. So maganda yung direction ng kanyang canister tube dito, nakadirect. Hindi siya rectang nakadiretso, di ba? Kaya hindi mauusukan kung meron man yung ating kasunod. Haba po ng kanyang stock na muffler, oh. And then ito po ang nagustuhan ko sa kanya, itong kanyang trapal. Ayan, makapal din po, oh. And then ito, pag naiinitan tayo, syempre wala siyang aircon, iaangat lang natin, pipiklupin. And then pag ibababa, ayan, meron pa rin naman siyang ano, syempre, see-through para kita natin yung kasunod natin. Ayan, pag umuulan, ayos. And then dito sa side view, ayan, syempre, yung kanyang trademark na logo ng Rossi. Okay, unahin natin sumakay dito sa kanyang likod. Alam nyo, ayan, ito ho, yung kanyang pinto, hihilain lang patas. Wala naman siyang lock. Ang lapad po nyo, siguro sa mga palingkinitan, payat lang, siguro hanggang apat na tao kaya dito. Lalo bata, maraming may sasakay. Pero pag mga katulad nating medium size, mga tatlo para hindi masyado masikip. Okay, testingin natin, nasakay tayo. Ayan. Makita nyo po dito sa, nasa gitna po ako ng upuan, no? So, sa mga 75 kilos, ayan, hanggang tatlong tao tayo. Pero syempre, pag heavyweight, mga dalawa lang. Dalawat kalahati, ayos na. Wala, madilim dito. Patay na sa kuweba. Alam nyo, para na rin tayong may kotse kapag meron ho tayong Carusa 200. Dahil sa laki ho ng space nyo,
Malaki pa po yung sukat nito dun sa aming maliit na sasakyan sa compact car. So ito sa likod ho niya, meron pa rin naman siyang lalagyan. Ayan, may space pa, pwede pa tayo maglagay dito kahit siguro bigas, mga bag, ano pa mang gamit, kasyang-kasya po dyan. And then dito po sa rider seat, ayan sa unahan, siguro tatlo kaya rin. Basta wag lang malikot yung magkabilang katabi para hindi maabala yung pagdadrive ng ating driver. Ayan. Saka dapat maliliit lang ang sasakay, hindi yung malalaki para hindi ipit yung ride driver natin. Okay, balikan natin tong rear view. Hindi ko ho kasi nakita masyado tong likuran, madilim. Ayan o ah, ang kanyang space. And then bago tayo sumakay, ito po yung kanyang transmission, bali manual transmission po ang karusa. Meron po siyang 5-speed. And then traditional din yung kanyang cambio, di ba? Pang motor na rin ang dating. Ayan, yung kanyang gear shift. And then dahil manual transmission nga po siya, ito yung kanyang clutch. And then ayan, meron po siyang handbrake na nandito sa gitna. Then ito po yung kanyang preno, kanyang brake pedal. And then syempre nandito yung kanyang throttle, yung silinyador. Okay, check nga natin sa turning radius, pagliliko. Ayan, hindi naman siya makakaabala sa ating hita o maiipit ang ating hita kasi mataas yung kanyang position. Okay lang. Medyo maganit siya, syempre. At ito po ay, ano eh, three-wheeler na. Dahil medyo matangkad po tayo, parang nalalapitan tayo sa kanyang manibela. Siguro pwede pang i-adjust to. At size natin yung kanyang mga switches and button. Okay, ayan po yung kanyang horn. Left and right turning signals. Balik-baliktad po siya. Pa-vertical po ang position niya. Ayan, oh. Sa taas po yung left turn at sa baba naman po yung right turn. Then, high beam, low beam. Then, dito sa kabila naman po, ito po yung kanyang electric starter push button. And then, meron din po siyang yung kanyang DRL headlight. So pwede natin siyang gamitin ng nakapatay kahit natakbo tayo pag umaga halimbawa. And then ito, meron po siyang switch dito ng wiper. Ito po yung wiper niya, on and off. And then sa gitna po yung kanyang logo ng Rossi. And then sa baba, meron din siyang hazard lamp. Ayan po. Mamaya, tamang-tama, may battery. Matetesting natin lahat ng function ng mga lighting system niya. Pero bago tayo mag-start, check muna natin itong mga compartment dito. Ayan, may lalagyan po dito. Ito, lalagyan ng cellphone, mga barya, pera, ano pa mang tools, pwede po dyan. Dito po sa pareho sila, left and right side pocket, meron po. Then dito sa kabila, ayan, mga documents, pwede rin dito. Ayan, malaki rin naman ang street niya. Yun nga lang, titiklubin mo. Katabi niya yung kanyang power socket na 12 volts, 5 ampere. Yun lang po, hindi pa siya converted into USB. So marami naman tayo nabibili na USB charging port eh. Yan, dyan natin sasalpak. Pang lighter, di ba? Pero huwag tayo magsigarilyo habang nagmamaneho. Baka sumiklab. Hindi, dito may kabitan siya ng car stereo. Tatanong natin mamaya kung wala pa siyang kasama kahit radio kasi ayan, naka-ready na, built-in na yung kanyang mga speakers. Sa tingin ko naman, meron siguro. And then dito sa bandang baba, ayan, meron tayong lagayan ng mineral water o soft drinks para pag nabiyahit, wow, lalo ngayon mainit. Very comfortable talaga. Okay, dito po sa bandang kanan ng paa natin, andito yung kanyang repellent po ng ulan. Ayan, dito po tayo magsasalin in case na kinulang na. And then check natin tong kanyang under seat. Ano bang laman nitong upuan na to? Dito sa rider seat ha. Andito po sa bandang right side yung kanyang susian. Okay, ayan, removable naman pala siya. Ayan o. Okay, nandito po yung kanyang reserbang gulong. Ayos, may reserba para in case of emergency mabutasan tayo. And then yung kanyang naman pong battery. Ayan, size. Medyo malaki po yung battery niya, kaya lang hindi ko makita yung size. Ayan po ang size ng kanyang battery. Hindi lang natin makuha ng buo. And then dito po sa right side, nandito po yung kanyang fuse box. Ayan.
Okay, check po natin yung kanyang engine. Nandito po sa likod. Ayan, para mabuksan po natin itong sa kanyang engine, pipihitin lang po itong dalawang pihitan dito. And then ayan, susutian. Okay, dito sa likod, ayan, pag maglilinis po tayo ng ating engine, ayan, mabilis yung access natin. Okay, sa kanya naman pong engine name, ayan, CG200-A. And then, engine type, single cylinder, 4-stroke, water cooling system, 197cc exact displacement. And then, syempre, fuel injected na po ang Carusa 200cc. Maximum power of 10.3 kilowatts or 13.8 horsepower at 7,500 RPM and maximum torque of 14.2 Newton meter at 6,000 RPM. Nga pala mga ka-riders, 2-valve pa rin po siya. Sana ginawa ng 3 or 4-valve. Alam naman natin, marami tayong pasahero, di ba? Para mas magandang performance, lalo na sa paahon. Naka-ECU na rin po ang kanyang ignition and then Euro 4 compliant na rin po sa kanyang emission control. And then dito po nakapwesto sa right side yung kanyang fuel tank. Meron po siyang 16 liters na fuel tank capacity. Yun lamang po, baka mamanibago kayo. Siyempre, 3-wheeler na po ito. Nasa 4.6 liters every 100 kilometers na takbo po sa kanyang fuel consumption. May bigat naman po na 410 kilos ang Carusa 200 sa kanyang curb weight. And then, meron po siyang 70 kilometers per hour sa kanyang top speed. Kaya wag po natin gawing pangkarera itong 3-wheeler na service natin. Yung shape po ng kanyang instrument panel, parang logo ni Superman, di ba? So ayan, check natin yung kanyang fully digital na instrument panel. Wow! Ganda ng color na ginamit, ano po? Okay, dito po sa, unahin natin sa left side, ayan yung kanyang check engine sign, naka-standby. And then yung kanyang letter P or park mode. And then dito po yung kanyang RPM. And then syempre nasa gitna yung kanyang speedometer. And then neutral gear sign. And then ito po yung kanyang odometer. And then yung kanyang mga high beam, low beam sign. And then sa baba, wala siyang gas. Kanyang fuel indicator. So unahin natin yung kanyang turning signals. Okay, ayun po yung kanyang turning signals. Kabila. Bali yung gitna nga pala, yun yung kanyang off, switch off. And then sa baba, ayan kanyang right turn. And then, check natin yung horn. Ayan, siguro sa labas, mas malakas to. Kaya lang dito sa loob, siyempre nakakulong tayo. Then yung kanyang wiper. Okay, kapag umuulan, naman tama. And then, dito yung kanya naman pong switch nung headlight. Ayun na, meron po siya, ayan, nailaw po. And then yung kanyang DRL sa ibabaw. Kaya lang, hindi na natin mapapagana. Wala siyang gas eh. Baka kaproblema pa. May baba tayo para check natin yung kanyang mga ilaw. Pasensya na mga ka-riders ha. Wala tayong assistant. Nagsosolo tayo. So ayan, check po natin yung kanyang mga ilaw ha. Dito sa harap para makita nyo naman. Okay, dito po sa kanyang headlight DRL. Nasa ibabaw po pala yung kanyang switch off. Then pag sa gitna, DRL ang magbubukas. Ah, di ba? Para siyang may kilay. So, sa umaga, pag tayo tatakbo, hindi naman natin kailangan ng headlight. Okay na itong ating DRL. And then, check natin yung kanyang headlight. Ayan. Ayan yung kanyang fully LED na headlight. Ganda sana kung gabi, di ba? Kitang-kita natin yung liwanag niya. Pero ayan, malakas din naman siya kahit umaga. And then, sa high beam, yan. Diba talaga pag ano, LED, hindi siya nakakasilaw. Kahit sabihin mong direct yung kanyang tama na liwanag, oh. Basta LED po siya. Okay na okay lang. And then hazard. Ayan, in case of emergency, may magagamit tayong hazard lamp. Siguro maganda dito, lagyan din natin ng passing light para kumpleto na yung kanyang safety features. Kaya pakinggan po natin yung kanyang busina. Malakas ang busina. Nabibingin ako dito. Ayun lang mga riders, binerify natin dun sa loob. Wala po pala siyang kasamang AM/FM radio. Ayan, pero meron siyang abang ayan, sa mga magkakabit po, paglalagay. Mura na naman ngayon ng mga
AM/FM radio. Pwede na tayong bumili. Okay, may apat na kulay po ang available dito sa Rossy Carusa 200. Ito nga po, kulay green. Meron din po siyang red, white, saka yellow. Riders, meron po akong dalawang presyo na papakita sa inyo. Una natin pakita, ito itong latest model ng Carusa 200. Ito po ang kanyang presyo. Nasa 172,000 po ang kanyang cash price. And then, kapag kukuha po tayo sa installment, magdadown po tayo ng 6,800 pesos. And then, malaki po ang kanilang rebate, nasa 500 pesos po pag update tayo magbayad. And then, ang kanya pong kulog sa 36 months or 3 taon, 7,400. Sa dalawang taon naman po, 9,845. At sa isang taon po, 17,190. And then dito po, meron lang siyang price difference sa 2,000 pesos dun sa naunang model. Kasi nga po, medyo inayos ata dito yung kanyang side mirror dito sa pangalawang model niya. So dun po sa naunang model, meron pong cash price na 170,000. Ganun din po ang down payment, 6,800. And then mababa ng konti po sa installment. Ayan, sa 36,173,20. And then sa 24 months po, 9,740. At sa isang taon naman po, 16,995. Ganun din po ang rebate, 500. O ayan mga ka-riders, kung hindi talaga natin kaya kumuha ng kotse, bakit hindi natin subukan? Or ito ang kunin, yung 3-wheeler, baka ito talaga ang para sa atin. Biro nyo, sa halagang 172,000 meron ka na nito. Pwede mo siyang gamitin pang trabaho, pang service sa eskwela, at pang stroll-stroll sa pamilya, di ba? Ito po ang 2024 Rossy Carusa 200cc.